Pinagpalang araw po muli sa ating lahat at good to see you again. At alam niyo po, napakabuti ho ng Diyos sa atin for the past weeks. Magamat hindi tayo nakita ng isang araw dahil po sa technical difficulties. Praise God at ngayon naman po ay pwede na tayo ulit mag-usap sa ating snack break time. Cheers! So sa ating po pagpapatuloy at praise God din po sa ating mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng mundo na patuloy na sumusubaybay po sa ating serye at gain din po siyempre sa ating security bank at ating po mga kaibigan at kasama po sa patuloy na bibigay ng pintuan para sa bagay na ito. Ating po pinag-uusapan ang Think on You at doon po sa ating Think on You as we welcome a different setup or circumstance na hinaharap ngayon, very challenging, ay kailangan na ho nating maintindihan na it's not just no longer a new normal but something becoming normal. Kaya kailangan nag-a-adjust na rin yung ating kaisipan sa bagay na ating hinaharap. Kaya ho, sa ating pong pag-uusap, sabi natin, we should never be victims of our circumstances, but victors. And to do that, we need to think like the master. Kaya ho, napaka-importante to remind ourselves that we have the mind of Christ, na siya hong may hawak ng lahat ng bagay. Kaya wala hong aksidente, all things work for good for those who love the Lord and walk according to His purpose. Gayun din naman, sabi ho natin, hindi lamang ho that we are to think like the Master, but we are also to consider to think beyond. No, hindi ho tayo dapat manatili sa isang parang we are putting ourselves in a box. We need to think outside the box. We need to think beyond by not conforming to the ways of this world, but we are to be transformed with the renewing of our mind. Kaya naman, sa atin pong season ngayon, we're talking about think responsibly. Dito ho, wala ho tayong ibang sisisihin. Tayo po ang magdidesisyon. We have to be responsible with the way we think. We are to be responsible with the way we shape our mind. Kaya ho, nakita ho natin sa ating pag-uusap in the past, dito po sa ating finale na itong season na ito, is that when we are to think responsibly, understand the why, the what, and the how. Why? Why is it so important to be responsible? Why is it so important that we are to think responsibly? Una-una, because we know what we think is what we are. It is just a mere reflection of who we are. Kaya ho, kung ano yung iniisip natin, talagang ganun na nga ang mangyayari sa atin. Kaya we need to be careful on that. Gayun din po, hindi lang ho yung bagay na yun, but we need to understand and we need to understand that this is the source of peace and happiness. Kaya we need to be responsible. Huwag tayong papayag na parang dinidikta lang tayo ng ibang tao ng ating iniisip. We need to be responsible. Pero ano? Paano? Anong gagawin? Paano? Ano ang dapat nating pag-isipan? Diba? What should we do? We are to feed our mind with God's truth as seeking for gold. Yung panghinaarang hinahanap mo yung ginto. Kung paano pinapahalagahan yung pagkita, parang to provide for our needs. Dapat lalong isipin natin na yung katotohanan ng Diyos ang importante. Kasi we cannot, yung mga pangyayari, dapat hindi yan na nagdi-dictate ng ating nararamdaman. Kundi ano yung sinabi ng Diyos? Ano yung katotohanan ng Diyos? Allow me just to continue this by sharing with you a story before we go to the third, which is to think as in on the how. Paano ko ito gagawin, di ba? And ano kasi, why, what, how? So, paano ko ito gagawin? There was a family na ang hobby po nila is to put together jigsaw puzzles. Ang gagaling ho nila, the father regularly brought home puzzles of greater and greater difficulty. And alam niyo po, one night, he presented his family with a puzzle of over 1,000 pieces. Immediately, they tackled it. After an hour, however, yung family, they got so frustrated. And no matter how hard they tried, they could not get the puzzle started. Talagang hindi nila masimulan. Talagang inis na sila. Then the father discovered that he had accidentally switch the box top with the top of another from another puzzle. So yung pinaka
picture, yung pinaka yung dapat lang buuin, nagkapalit. So nagkaroon sila ng maling expectations. So the picture they were looking at was not the puzzle they were working on. So ibang-iba, kaya pala hindi na maintindihan how to start on it. And that is exactly yung pong mga nangyayari sa maraming tao. Sometimes we feel so frustrated with God because seemingly He doesn't meet up our expectations we have of Him. Sometimes we feel frustrated about our family, our work, or maybe yung kahit in the church because they don't match up with the ideal that we have about work, about family, about church, about organization, about our country, about our leadership. So meron na tayong ano mga expectations na hindi sila nagmi-meet. So ang nangyayari, we feel so frustrated about these people. We feel so frustrated because they fall short of our expectations that ano of the expectations that we have of them. No, yung na parang ganito labo naman. Kaya ito ho yung challenge. Marahil our expectation of God is based on a distorted view of God. Marahil our expectations of a family is also based on a distorted view of a family. Kaya nga ho, sabi nga ho ni Albert Liebman, yung worst statement sa buhay, ay sa mga storya is, and they live happily ever after. Bakit po naging worst yung statement na yun? Kasi daw sabi niya, nagkaroon ng wrong expectations ang maraming tao na dahil nagtagpo na sila, normally sa mga love story, sa cartoons, love story, then they live happily ever after, yung mga fairy tales, parang they gave a wrong expectations na parang lahat will be fine and good. Eh, hindi ganun ang nangyayari. So, people were not prepared to face realities. Kaya tuloy, nung nagkakaproblema, nagkakaproblema sila. Ba't ganun? Ang labo. Kaya nga ho, ito ho yung how. We need to first understand that we need to responsibly win the battle in the mind. Because there is a battle ongoing in the mind. Ito pong sabi ni Paul among the Christian in Corinth. Sabi niya, in 2 Corinthians, sabi niya, in kanyang letter to the Corinthian church, sabi niya ganun, we are humans, but we don't wage war as humans do, sabi niya. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, and to knock down the strongholds, look at the words, of human reasoning. Talagang yung mga strongholds na yan, na kumakapit, no? Sabi niya, we need to knock them down. The strongholds, yung mga, no, sabi niya, human reasonings. And to destroy false, look at the words, false arguments. Mga hindi makatotohanang mga argumento sa buhay. We destroy every proud obstacles that keeps people from knowing God. Again, look, knowing God. We capture their, look at the words, rebellious thoughts. Yan. And teach them to obey Christ. And after you have become fully obedient, we will punish everyone who remains disobedient. Anong ibig sabihin ng Diyos? You'll never understand the truth of God until you obey, until you fully trust what He said. Obviously, you will not do something that you will, parang if you don't trust what He said, di ba? Parang ba't ko gagawin yan? Ang labo-labo yan. Pero minsan, what He's saying is a little bit difficult or nearly impossible. Kasi nga isip natin, parang ang labo eh, hindi tama eh. Sample lang, no, ng hindi tama. For example, when Jesus Christ said, love your enemies. What? Bakit ko maamahalin ang kaaway ko? Feed your enemies when he is hungry. And he is thirsty, give him a drink. Di ba, may kasabihan nga tayo sa Pilipinas eh. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Lapit na eh, halos tama na. Pero false argument pa rin. Bakit ka mo? Kasi galit ka pa rin, binato mo pa rin yung tinapay eh. Ang sinasabi ng Diyos, pag pinakain mo, maluwag sa puso mo. Para ang labo naman nun. Sa totoo lang, pag ang galit, sinapatan mo ng galit, anong mangyayari? Pareho kayong galit na galit. Dalawang galit eh. Kaya nga, ang dapat natin, ang galing ng Diyos, seemingly ang labo, parang galit, tapos tatapatan mo ng pagmamahal, tatapatan mo ng malasakit, parang ang labo naman yan. Pero how will you stop evil?
by overcoming evil with good. Kaya ho, amazing ang paraan ng Diyos. It may not be reasonable at times, but you have to destroy that stronghold, that false argument na mali. Yung mga dapat gantian mo, dapat you get even. Hindi eh. Sa totoo lang, walang katapusan yun. Kaya nga ho, pansinin yun, mga kwento ng ubusan ng lahi. Kasi walang katapusan eh. Hanggat somebody else will be willing to sacrifice. So really, it will never stop. Kaya ho, minsan, seemingly unreasonable, pero yun ang katotohanan. And somehow, in this letter of Paul to the Corinthians, he was saying na mayroong kalaban, may mga strongholds. Eh, ang totoo niyan, hindi natin ito nire-recognize. Anong kalaban natin when it comes to thinking? Mga kalaban like world values. Ano mga pinapahalagahan ng mundo? Ang pinapahalagahan ng mundo sa palagay nila, they would happy, ano? Sabi ho ni John sa kanyang sulat naman sa mga Christian, sabi niya, all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life is not of the Father, but of this world. So, ano ang akala ng tao, sasaya sila pagka pinagbigyan nila yung laman nila. Pinagbigyan nila yung gusto ng kanilang laman. Pinagbigyan nila yung pinaka nakakaakit sa mga paningin. Yung pinagbigyan nila yung kanilang yabang. Subukan ninyo, lahat ng yun nagdudulot ng gulo. Kung may asawa ka, pinagbigyan mo yung sarap ng ano ng paghahanagan ng laman to try someone else na hindi mo asawa. Then at the end, sino? Sira pamilya mo. Eh sabi, makakalusot. Hindi ka makakalusot kasi your sin will find you out. Ganun din, pagka sinabi mo naman, din parang yung makakaakit-akit sa mata, parang gusto ko yan, gusto ko yan. But most of the time, yung nakakaakit sa mata, the beauty fades. Paano na? Di, sira na naman. Kaya it boils down to, it goes down to frustration, ganyan. That's pride of life. Pinagmamalak mo. Hindi, kung ayaw mo, wag, mag-resign ako. Oh, nung nag-resign ka, di lalo ka nawalan ng trabaho, nawalan ka na. Parang kaya sabi ng Bible, ang ganda-ganda, wag na wag kang mag-resign dahil galit ka. Ha? Bakit? Sabi ng Bible yan. Kasi nga, wala ka sa tamang pag-iisip pag galit eh. Kaya nga sa akin, ang napaka-importante, whenever you make decisions, yun sa ano, matuto ka, wag ka mag-de-decision. Pag ikaw ay sobrang saya, o sobrang lungkot. Alam nyo bang maraming ganyang desisyon na mali-mali? Kaya sa Bible, mababasa niyan. Si Herodes, ha, sobrang saya. Sabi nga, ibibigay siya kalahati ng aking kaharian doon sa kanyang daughter-in-law. O anong nangyari? Nung ni-request na yung ulo ni John the Baptist, hindi niya na mabawi yung kanyang sinabi. Nasabi niya na eh. Kaso yun nga yung mga bagay na minsan magdidesisyon tayo. Pag malungkot na malungkot, nagdidesisyon tayo. Galit na galit, nagdidesisyon tayo. Kaya never, when you are in extreme emotions, huwag kang didesisyon ng ganoon. Kaya sabi niya kasi, you are just feeding your pride. Diba? When you are tired, diba? Nagdidesisyon ka. Sige na, para matapos na, makapahinga lang ako. So you're feeding your lust of the flesh. So yung mga ganong bagay, hindi nakakatulong sa atin. So the world values, it does not give us real happiness and real peace. Kaya yung mga ganung bagay, dapat iwinawaksi mo na yan. Another problem is this. Our old nature. Meron tayong nature. Kaya sabi nga ni Paul sa Romans 7:23, I see in my body a principle at war. Ano yun? With the law of my mind, sabi niya, taking me captive to the law of sin that dwells inside me. Wow! Parang mayroong pagtatalo. And alam nyo ba kung paano nyo malalaman na kasalanan nyo at work? When our decision making, when our thinking is focused on self. Focus on self. Kasi ganun ang manifestation ng sin eh. Yung manifestation more than lying, kaya ka nag-lie because you're focused on self, how to protect yourself. Stealing because you want to get something out for yourself. Ganyan ba? Kaya everything that focus on self, naku. Alam mo na. Kaya there is a battle. Is this self or God? Is this self or for others? Yan ang labanan. Kaya you need to free your mind from those destructive thoughts. And finally, ang isang dapat maintindihan, that we have an enemy, Satan. Kaya sabi nga ni Paul, sabi niya, so that, we have to forgive that man in 2 Corinthians 2:11, sabi niya, so that Satan won't outsmart us. Sabi niya, bakit? For we are very familiar with his evil schemes. Wow! Alam niyo bang entry point ni Satan na napaka madalas niyang ginagamit? Lying,
as in falsehood. Kaya sabi ni Paul doon sa Corinthians in Ephesians, nung sinulatan niya sila, ito sabi niya, therefore, laying aside falsehood, speak truth it to each one of you with his neighbor. Why? For we are, sabi niya, well, we are members of one another. Huwag ka magsisinungaling kasi ang parang sinasabi ni Paul, yung pagsisinungaling mo sa kapatid mo o sa kaibigan mo o sa kasama mo, sinasaktan mo lang sarili mo kasi we are members one of another. Hindi yan nakakalusot sa'yo. Parang hindi yan parang naging pambabuti sa'yo kasi at the end of the day, tatamaan ka ng sarili mo ng kasinungalingan. Ito pang karugto niya, sabi, be angry, okay, hindi mo mapipigilan magalit, but do not sin. Huh? Do not let the sun go down on your anger. And look at the words. And do not give the devil an opportunity. Alam niyo yung word na the devil an opportunity? It is the right of way. Alam niyo, naalala ko nung Sunday, may ginamit akong kwento tungkol sa nyari 100%. Isipin niyo kung halimbawa sa isang bahay, binibenta ng isang mama yung bahay niya, let's say 5 million. Then tinawaran mo, pwede bang 4 million? Ako, grabe naman, ang laki naman, 1 million na wala. Pero sige, papayag ako on one condition. Itong nasa gitnang poste ng bahay na to, itong gitna, sa may harapan, ayan, yung portion na yan, pwede ba yung kahit na isang pie by, let's say, by half. Parang 6 inches by 12. Ganun lang. Akin yan. Based on contract, yan lang akin. So, pumayag naman yung buyer. Bumayag. Binigyan niya ng right of way yung mama. Yan lang, yung area na yan. Until one day, nang nagtaasan na yung values, itong may-ari noon ng bahay, kunyari kung 5 million yung halaga o nabili niya ng 4 million, naging 50 million worth na. Ngayon, anong gagawin niya? Kanya pa rin yung portion na yon. So, binibili ulit at the same price. Ayaw siyempre pumayag ng new owner. Sabi, hindi ako mapayag kasi. O, ito'y bali. Ginawa nung mama, pinapakuha niya yung area na yon, yung 6 by 12 inches. Napakuha niya ng patay na daga, ang baho-baho as in. Kaya, eventually, binenta rin ng mama yung buong bahay sa kanya at the same price. Lugi siya, of course. But you see, when you give the devil a foothold, a right of way, an opportunity, tapos ka. He will get you. Kaya ho yun ang bagay na pagkakaingatan ho natin. Alam nyo, sa mundong ito, we need to be careful. Kasi nga ho, yun ang mga bagay na ibabantayan natin. Yung galit, yan ang paraan. Yung falsehood, yan ang mga paraan. Kaya sabi nga ni Paul, warning niya. Ito, tinan niyo po ah. Sabi niya, let no unwholesome word proceed out of your mouth. But sabi niya ganun, but only such a word as is good for edification. Make sure that even when you speak, ang isip mo pa rin is to build up the person, not to destroy the person. Because slander, sabi niya, anger, that's something that you should have. Kasi when you're angry, you're blinded. You cannot decide properly. You cannot think properly. Kasi kung ang bitterness ang nagdi-dictate sa'yo, mahirap. Guguluhin ang utak mo. Hindi klaro ang utak mo. Kaya ang ending niya sa letter niya dito, sabi niya, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other just as God, as Christ, in Christ also has forgiven you. Napakagandang paalala. Now, allow me just to end by saying this. Ayon sa marami, ang kwento na to ay galing po sa isang philosopher na ang pangalan po ay Soren Kierkegaard. Ito po yung kwento. Isang gabi, meron pong grupo ng mga magnanakaw na pumasok po sa isang jewelry store. And agad-agad, wala po silang ninakaw or anything. Eh, ba't sila pumasok doon? Alam mo yung ginawa lang nila? They changed the price tags ng mga jewelries. Ibig sabihin, yung mga mamahaling jewelries, nilagyan nila ng mura. Yung mga mumurahing jewelries, nilagyan nila ng mahal na values. And that is exactly the setting that the world we have. There was an enemy. They put different price tags. They put lower price tags to the real valuable things in life. And they put higher price tags on those who are really nonsense. Parang mga fakes. Kaya yung tao, they're pursuing thought. They thought that yung mga price tag na mamahal, yun ang magbibigay sa kanila ng saya. You know why? Because they never thought na merong ganong pangyayari sa mundo. Kaya be responsible of what you think.
always learn to win and destroy or remove all destructive thoughts. Thoughts that is focused on self, thoughts that is focused on anger, slander, bitterness, or anything that is not true, iwasan mo yan. Thoughts that is just self-satisfying, tulad ng lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life, kalaban yan. Kaya never make decisions, never allow your thoughts to be as in captured by this, but instead destroy this and obey Jesus Christ's way because His ways are perfect. So maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon Diyos. Hi! Kung natulungan po kayo ng ating pong mga pag-uusap dito sa Snack Break Time Cheers, ini-encourage ko po kayo to subscribe to our channel. Ano? I-click nyo lang po, panoorin nyo lang po. At kung sakali naman po na gusto nyo pong mapanood yung mga previews namin, mga napag-usapan, nako, nandunod natin sa playlist natin. Once you subscribe, you can get all those videos. At ibahagi po natin sa iba. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyong pagsama sa amin. God bless you!